O si Marvin Pabis, may hype club. Ikaw naman, Mr. Max Castagaytay. Buhay guys, hindi pwedeng naka-base lang sa online. Kailangan guys, meron kang negosyo. Tama, tama. Kasi guys, kapag nag-base lang kayo online, what if, hindi natin alam, no? Alam natin ngayon, maganda ang crypto, pero bukas baka wala ng crypto. Tandaan mo, kapag bumagsak ka, hindi natin alam guys, ang buhay, unpredictable yan. Pwede bukas, wala na. Excited mo na yan bro, 23 years old. Paano mo naabot ang first dream car mo? Pinakaunang kotse ko bago yung dream car ko. Kumusta kayo mga boss? Dito kami ngayon sa Okada. Ako nga pala si Walter Alcaraz at kasama ko si... Tenjo Capital Master, guys! Nice shot! At meron nga pala kami ngayon na Q&A question para sa aming isa't isa. So first, bro bilang ikaw, paano ba yung mama na isang katulad mong NFT King? Nako, marami tatanong sa akin, Boss Danjo. Grabe, sobrang dami natin mga messages, no? Bakit daw? Napakadami na natin kinikita sa NFT. Ngayon, guys, ang suggestion ko ay mag-aral muna kayo. Huwag kayong pumasok sa mga crypto projects, lalo na wala kayo idea and knowledge. Kasi kadalasan sa mga yung bro natatalo. Imbis na nanalo, nasa scam sila, pinapasukan nila yung mga rug pull projects. So, imbis na i-take yung time para mag-research, paano ba mag-trade ng crypto? Diba? Paano ba mag-flip ng NFT? Ano ba yung NFT? Diba? So, kapag in-identify mo yung learnings at kung paano mo apply, paano ka kikita sa NFT? Paano kaya yaman sa NFT? Finocus mo muna yung knowledge bago ka nagpasok ng pera. Yun yung path sa success, bro. Nice one. Knowledge is power. Applied knowledge is power. Knowledge talaga ang kailangan para sa pagka. Tama, bro. And guys, live pala to, ha? Hindi kami nag-prepare. Sa mga nagtatanong, siyempre tayo, NFT king tayo. Hindi na natin kailangan mag-prepare. Live lang, mag-interview tayo. Sige, bro. Ano sunod ka pa rin ko ng tanong. Balita ako, may Starbucks ka sa Tagaytay. Oo. So, kung si Marvin Pabis, may hype club. Ikaw naman, may Starbucks ka sa Tagaytay. Ang buhay, guys, hindi pwedeng naka-base lang sa online. Kailangan, guys, meron kang negosyo. Tama, tama. Hindi pwedeng, hindi ka magninegosyo na merong live. Diba? Kasi, guys, kapag nag-base lang kayo online, what if, di natin alam, no? Alam natin ngayon, maganda ang crypto, pero bukas, baka wala na ang crypto. Baka ang Bitcoin, wala na bukas. Ethereum, yeah. NFT, wala na bukas. Anong mangyayari kapag wala na yung mga yun? May reserve ka. Iyon! Tama ka dun, bro. Sabihin mo nga sa akin, bro, ilan yung mayaman na kilala mo na isa lang yung source of income? Pinakakilala ko, pinakamayaman dito eh. Ano eh? Itong hype ngayon, si Marvin Fabis talaga. Yun! Barkada natin yan! Marvin Fabis! Punta natin mamaya yan, bro! Punta natin mamaya yan! Ilan yung source of income niya? May restaurant si Marvin Fabis. Meron siyang hype club. O, diba? Kahit mabankrupt yung isa, may fallback siya. Yun ang gusto kong gawin nyo. Kasi, bro, tandaan mo, kapag bumagsak ka, hindi natin alam, guys, ang buhay, unpredictable yan. Pwede bukas, wala na tayo. Okay? Totoo naman yung gawin mo lahat. Gawin mo na lahat ngayon habang malakas ka pa, habang bata ka pa, habang may potential ka pa. Hindi pa huli ang lahat. Tandaan nyo yung ngang mayari ng KFC, 'di ba bro? Tanda na, nagawa niya pa yung KFC. Ikaw pa kaya? At the same time, merong technology ngayon. Napaka-hype ng technology ngayon. Mabilis lang lahat. Makuha information eh, 'di ba? Yun nga. Next pare. Sige. Excited mo na yan, bro. 23 years old. Paano mo naabot ang first dream car mo? First dream car, actually bro, yung pinakaunang kotse ko bago yung dream car ko, bad trip ako. Chevy Optryon bro. Kasi kagising ko na umaga, ayaw mag-start. Kailangan mo pang i-reshock. Yung pala, sira na yung baterya. So ang ginagawa ko nun, dahil wala akong pera, merong kotse yung tatay ko, pero hindi kami ganun kayaman eh. So may kotse yung tatay ko, bubuksan ko yung kotse niya para lang mabuksan yung kotse ko, isa-shock ko pa sa umaga. C-series mo pa siya. Bro, grabe. So, ang maganda talaga guys, magsimula kayo sa baba. Kasi kapag napaka nakamayaman bro, hindi masarap yung feeling. You're born rich already. Diba? Pero if there is progress, nag-start ka sa wala. And then, nagsumikap ka. Nag-focus ka sa skills, nagtrabaho ka maganda, nag-aaral ka. Diba? Then in-invest yung pera mo, nag-negosyo ka, tapos yumabak ka. Yun yung masarap na feeling. Tunay. Accomplishment sa'yo. Diba? Mas masarap matikman ang tagumpay kapag iyong pinakirapan. Yun! Ayun yun bro! Kapag ikaw ay nagsimula sa baba, paangat ka ng paangat, mas masarap yung feeling. Kaya nga maraming mga, di ba, napanganak na mayaman, malungkot sa buhay. Paano?
bata pa lang sila, masarap na yung buhay. Walang progress, pare. Diba? Pero tayong mga nagsumikap. Oh, ayan. Kaya natin masarap ang feeling. Ayun. At guys, pera pa lang to. Wala pa yung kagwapuan namin dito. Biro lang, guys. Anyway, so bro, may iba tayo. Di ba may kotse ka? Para sa'yo, ano yung top 3 ng pinakamagandang sasakyan na nakita mo? Top 3 cars, bro. Kung ang top 3 dream cars ko is number 1, Mercedes-Benz. Okay? Number 2 is Lambo. Number 3 is Ferrari. Walang tatalo sa tanong yan, bro. Mercedes, Ferrari, Lambo. Ikaw ba, bro? Ano ba yung dream cars ko? Kung para sa akin, bro, ano eh? Nasa European cars tayo. BMW sana. Okay. BM, oh. Pero ngayon, nakita ako na gusto ni Idol is Mercedes-Benz. Paano napapaisip na? Yun! Gusto ko sa'yo, bro. Na-influensya ka na. Okay. Ano yung pangatlo? Bago next. Ano yung pangatlo? Di ba, BM? Mercedes. BMW. Mercedes. Ano yung pangatlo? Ang isa pa, bro, pinaka-the best para sa akin is the Porsche. Ayun. 911, bro. Yeah, bro. GT3 RS. Guys, maganda ang 911 Porsche. Ako, me personally, kung may pera ako, bibili talaga ako ng 911 lalo na kukuha mo yan, bro. Oh, tiwala. Tiwala lang. Sipag lang. Tiwala lang. Well, not to brag, guys. Meron na tayong Mercedes ngayon. Meron na tayong Lambo. Wala lang tayong Porsche na. So, baka in due time ikaw, bro, bumili ka na ng Porsche mo. Hopefully. Oh, basic lang sa'yo yan. Oh, sige, sige. Next, next, bro. Okay. Sa mga business mo naman, bro, pwede mo ba kami payuhan kung anong magandang umpisahan para maging successful kagaya mo? Okay. Kasi guys, nagsimula ako sa dropshipping, no? Sa mga hindi nakakalam, ano ba yung dropshipping? So, bata pa lang ako when I was 15 years old, meron na akong business. At nakuha ko celebrity doon, si Jillian Wars. So, kung familiar ka sa kanya, okay, meron akong mga binibiling products. Pero bago ko bilhin, make sure may nag-order muna. So wala akong kalugi, di ba? Ang problema kasi sa mga business ngayon, ang gagawin nila, malaki na agad yung kapital nila. Hindi nyo ba alam, pwede kayo mag-start ng negosyo na mababa na yung kapital nyo o wala. Nag-reseller ka, bro. Yun! Di ba? Hintay mo muna may mag-order kayo, tapos patungan mo. So, yun yung magandang tip, di ba? Yeah. Yung mga nagsasabi dyan, kailangan mo na puhunan para mag-negosyo. Hindi totoo yun. That's BS. Kasi guys, pwede kayo mag-start ng walang negosyo. Okay, walang puhunan, I mean. So, let's say, wala kayong business knowledge, estudyante kayo, let's just say, nasa school kayo, pumapasok kayo. Tapos, kasi nyo magkapera. Ako noon, nagbabuy and sell ako cellphone. So, pwede kayong mag-road dun sa magbuy and sell mo na kayo na phone, patungan nyo. Pwede kayong buwan ng dropshipping business nyo. At kapag naging okay yung dropshipping, pwede kayong mag-transition to wholesaling business naman. Kayo na mismo nagpo-produce at manufacture ng product. So, kailangan nyo dyan, basic accounting. So, mag-aaral kayo ng basic accounting. Mag-aaral kayo paano magtayo ng mga negosyo. Panorin yung mga YouTube channel. Kagaya ko, Marvin Fabis, at of course, Walter Alcaraz. Mga sikat na mga magkaling talaga sa crypto. Mga may napatulayan na. Kumbaga, kapag ginugel mo kami, i-google mo kami ngayon, dilitaw kami. Huwag kayong makinig sa mga taong pag ginugel mo, hindi naman dilitaw. Tsaka wala naman inquirer news na pinapakita. Diba? So, doon kayo mag-base sa mga may napatunayan na. Nasa Inquirer, nasa news, di ba? Next, meron pa tayo isang sige, question, bro. Sige, sige, bro. Ano sa panahon ngayon, bro, di ba na-hype yung ating NFT, mga crypto, nitong last pandemic, di ba? Oh. Last year. Yes, bro. So, sa panahon ngayon, bro, masasabi mo, okay pa ba ang NFT? Sa panahon ngayon, ayos na ayos ang NFT. Pero, kung aware kayo, kung magaling kayo sa mga NFT, kagaya ko, no? Kasi ako, guys, ang pinaka business ko ngayon is NFT kasi ang laki ng kitaan. So kung aware kayo, bunga ba ang value ng Bored Ape Yacht Club? Okay, bunga ba ang value ng bike? Bored Ape Yacht Club, bunga ba ang value niya? Pero, it doesn't mean lahat ng NFT bababa ang value. Kasi ang NFT, iba't iba po yan. Ang NFT, para maintindihan nyo, no? Parang painting po yan. Painting, pwedeng bumaba yung value, pwedeng tumaas ang value. Pwede nyo pong i-resell. Ngayon, paano ba tataas ang value ng NFT? Kapag yung painting, maganda at may value. Kungwari, NFT to. Itong pot na to, no? Kungwari, NFT to. Paano tayo kikita dito? Kapag itong pot na to, let's just say, merong bunga yan na 5 piso araw-araw. Kungwari lang, nagbubunga to ng 5 piso araw-araw. Kikita ka, di ba? Ganun ang NFT. Kapag yung NFT, binibigyan ka ng rewards, tokens, everything. Tumataas po ang value. Pag NFT, nagagamit nito sa games. Kungwari, mga magandang games na yun, meme combat, ayan, Wall Street meme. Pag nasa stake niyo yung mismo token, tumataas yung value ng NFT. I-re-resell mo. So sa tanong mo yan, okay pa bang bumili ng NFT? Okay. Kapag alam mo yung steps,
Baka bibili ka lang ng NFT, hindi mo naman alam yung purpose na utility. Pagkabili, di na alam eh, no? Yun! Kaya advantage yung mga kasama sa Telegram group ko. Kasi yung kasama sa Telegram group ko, tinutulungan na. Always updated. Oh. Tayo tumutulong tayo. Hindi naman tayo nag... Wala man ako nakuha, bro! Naniningil ba ako? Hindi. Kasi, I'm just willing to help. Diba? Giving tayo, hindi tayo receiving. I don't need anything from anyone. Giving lang. Yun ang maganda ko. Turo sa akin ng daddy ko yun eh. Ako idol ko yung daddy ko eh. Sabi niya, mas maganda naninigay ka kaya kumukuha ka. At huwag niyong kalimutan pa salamatan ng Diyos. God is good all the time. Without God, we are nothing. Yun naman bro, the best. So ano naman, di ba tagumpay ka na sa buhay? Hindi naman bro, sakto lang. Sakto lang. Oo. So pero ka ba pinagsisihan? Pinagsisihan? Okay, ang dami kong pinagsisihan bro. So pinaka... Una kong pinagsisihan sa buhay ay yung nag-change pa ako ng course eh. Nung college ako. So, actually pati school nag-change din ako. Dahil nung college ako guys, medyo playboy ako noon. So, nag-chicks ako and di ako focus sa studies ko. So, medyo napabayaan yung studies ko. Pero, ginawa ko naman yung time na yon. Kahit na medyo maloko ako nung college ako. Nagbibenta rin ako ng phone. Kumbaga, na-open yung mind ko sa business. So, at a young age, kahit na meron ako mga bisyo, ganyan, kumbaga, meron din good side naman. At yung good side, yun yung in-apply ko up to now. Yung bad side, tinatanggal-tanggal na natin yan. Kalimutan na natin yan. Kalimutan na natin yan. Kumbaga, we all mature. Kasi at a young age, we don't mature, diba? Pero, now, matured na ako and yung mga pinagsisiyan ko kung sana yung time na yun, nag-focus na ako sa business, mas okay sana bro. Kumbaga, mas napalawak sana yung mga ano natin. So, ang advice ko talaga guys, limit nyo yung bisyo, limit nyo yung, di ba? Darating din yun eh. Ang i-focus nyo yung sarili nyo, improvement. Self-improvement lang pare. Tapos, i-share nyo yung knowledge nyo, makatulong kayo sa iba. Huwag nyo yung sariliin lang yung knowledge. At huwag kayong mag-scam, no? Focus kayo sa pagtutulong talaga sa iba. Yun bro. Ikaw ba? Ano ba yung pinagsisihan mo sa buhay bro? So sa akin bro, pinagsisihan ko. Siyempre dumaan tayo sa ano eh. Dumaan naman tayo lahat sa pagkabata. Yun. So first time, may kwento ko lang yung talambuhay ko. Sige! Age na ano, age ko mga parang mga 18 na ganun din. 15 to 18 bro. 15 to 18, okay. May pera na ako noon. Malaki na rin ang kapital ko. Oo. Ang mali ko lang ito, ang pinagsisihan ko talaga, ginagastos ko sa bisyo. Yun! Bro, anong bisyo yan? Anong bisyo yung inano mo? Bro, ako kasi mahilig ako sa mga sasakyan. No. Yung sasakyan kong ayun, may sakit ako na para nag-a-upgrade. Ayun! Ina-upgrade ko ng ina-upgrade yung sasakyan hanggang sa gumanda talaga. Ayun. So, dun pa lang, yung pera ko, napunta na sa sasakyan. Then, di ko naisip na, pag ito in-upgrade ko dito lahat ng aking pera, pagdating ng ilang taon, wala na. Dun pa lang din. Hindi siya nalago. So, ang mali ko doon, pinagsisihan ko. Sana, nilagay ko na lang sa business. Ayun! Ang galing. So, guys, tandaan nyo, ang kotse, hindi po asset yan. Depreciating asset ang tawag yan. Ibig sabihin, bumababa yung value niya. So, kapag mag-invest kayo sa kotse nyo, unless buy and sell kayo, okay? Unless nag-grab kayo. May nakita ka na bang nag-grab na walang kotse? Wala bang, wala. Kasi, good investment yan. Pero kung gagamitin yung kotse nyo pa, normal lang, tapos upgrade nyo, lahat ng pera nyo, dun yung nilalagay. Walang pumapasok na cash inflow sa'yo. Imbis na ano, puro may cash ipit, outflow. Maiipit lang ang pera doon. Maiipit ang pera. So, tandaan yung galing ng story mo bro, na-inspired ako. Nako, lahat naman nanonood ngayon, baka may makarelate sa'yo. Yung halos pera na lang nila, 100k na lang sa banko. So, alam nyo na sa kotse pa, bro, sa kotse na lang. Oo, oh, diba? Alam nyo na. Oo, guys, alam nyo na. Oh, ayan. Sige bro. So, next. Next. Oh, ano yung next na yan? Oh. Usapang lalaki bro. Usapang lalaki. Sige. Kita naman natin lahat na may tsura ka. Oh. Nakailangan ka naman chicks ngayon. Nako bro. Alam mo naman natin na thankfully no. Ano, hindi tayo pinanganak na pangit no. And pero hindi rin tayo ganun kagwapo no. Pero thankfully naman na. Ako kasi bro hindi ko focus yung chicks eh. Kumbaga may girlfriend na ako at okay naman diba. Pero hindi natin alam kasi lalaki tayo diba. Sabiro lang. Lumalapit na bro yung mga paru-paro sa atin. Kumbaga tayo sa Hardin, nahadapuan na tayo ng mga paru-paro. Yun! Yun! Tama yun guys. So, ang advice ko lang talaga ay huwag kayong mag-focus sa mga ganyan. So, improve nyo lang yung sarili nyo. Mag-gym kayo. Mag-gym kayo. Okay yung pag-gym. Focus yourself. Hindi nyo kailangan magpalaki ng katawan pero toned lang. Kumbaga, you're fit enough.
And then, of course, focus din kayo sa self-improvement, bro. Yung pagkalaga sa... Motivation is the key, pare. Tapos, yun. Grabe, darating naman yan eh. At yung pag-enjoy sa dulo na yan, reward nyo yung sarili nyo. Tama. Kapag after lahat ng sufferings, reward naman. Ayan. Mas maganda yung bro. Oh. So, paano bro? Ayos! Ito na lang natin matatapos sa usapan. Oh, yun na! Yun na pala. So, salamat, bro Walter. Ha? Guys, live yun ha. Walang script-script. Live, straight from the mind. Thank you nga pala sa support, guys. Follow us on Spotify, BT007, Danjo Capital Master, the NFT King. Follow Marvin Favis also. Guys, best influencer in the Philippines yan. Kilala na talaga. And of course, panoorin yung video niya kay Boss Toyo. 8 million yung worth na Francis Magalona shirt na inoffera niya. Support natin lahat yan, guys. And of course, guys, support us, long distance, NFT King. Salamat po sa support. Danjo Capital Master, the NFT King. Ingat kayo, guys. Walter Alcaraz, the best.